Mas okay kasi ang cloth diaper sa umaga para naman makakahinga yung ano ng baby natin, 'di ba? Para hindi sila prone sa rashes. Tsaka mas tipid ang cloth diaper, 'di ba? Kapasitive at nagbabalik nga po tayo ngayon sa aking channel, Josephine, where you can live, laugh, and love. Yes, sobrang busy nga po natin, no? Hindi na ako makapag-upload. So, totoo lang, napakadami kong i-upload para sa inyo, mga kapasitive. Pero, alam nyo na, pag nanay, napaka-busy talaga. Pero, nag-upload pa rin naman ako paminsan-minsan dito sa aking YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon is about sa cloth diaper. Ano ba yung alam natin sa cloth diaper? Cloth diaper. Dati po kasi siya, para sa akin lang ha, lampin. Lampin. Siya yung lampin dati na ngayon ay pinagandang version lang. Cloth diaper ang tawag sa kanya. Cloth diaper siya kasi unang-una siya ay washable. Nilalaban siya at pinapatuyo. Reusable din po ito. Pwede magamit ng paulit-ulit, meaning hindi kailangan itapon after gamitin ni baby. Hindi kagaya ng mga diaper na ginagamit natin dati. Pagkatapos gamitin, natatapon na. Pag chinek nyo itong kagaya niyan, yung video ko na yan, maliit pa siya dyan, siguro mga 1 month old. Tinry ko kay baby yung cloth diaper, diba? Sa umpisa, akala nyo mapapamahal kayo. Pero in the long run, makikita nyo kung gaano kalaki ang matitipid nyo sa paggamit ng cloth diaper. Kung napansin nyo po sa mga video pinakita ko sa inyo, makikita nyo simula nung baby pa siya, nilalagyan ko na siya ng cloth diaper. Every morning hanggang hapon ko po siya nilalagyan yan. Tapos, sa gabi naman is gumagamit na ako ng diaper. Ano-ano nga po ba ang pwede nating makuha sa paggamit ng cloth diapers? Bukod sa ito ay washable, reusable din po ito. At adjustable din po ang kanyang mga snaps, yung nakikita natin ng mga parang botones na maliliit dun sa gilid ng cloth diaper. Adjustable po ito from newborn hanggang 3 years old or 3.5 years old. At ang isa pa, ang maganda dito ay na-avoid din niya ang urinary tract infection or UTI ng mga bata, mga baby natin. Naiiwasan din po nito ang pagkakaroon ng skin allergy. Diba ang mga baby ay prone lagi sa skin allergy, lalo na pag naka-diaper po sila palagi. Kung napapansin niyo po yung mga baby na lagi naka-diaper is lagi po sila nagkaka-rashes. Kasi nga, lagi po nilang suot ang kanilang diaper mula umaga hanggang gabi. Mag-around the clock silang naka-diaper. Diba nakakaawa naman yung mga babies natin kung lagi silang nakasuot ng diaper. Kaya mas okay pa rin po talaga yung gagamit tayo ng cloth diaper. Since dati ay gumagamit tayo ng lampin, kasi dati yung dalawang anak ko, sinanay ko sila din sa lampin. Pero nakakapagod din talaga ang lampin pag gumamit ka ng lampin. Kasi yung lampin, once na inihian mo, is nababasa po siya agad. Unlike ni cloth diaper, meron po siyang layer. Meron po siyang tinatawag na 5 layers. Pwede ka mamili, 4, 3, or 5. Sa akin po kasi, ang binili ko is yung 5 layers na diaper. Para pwede po siyang maihian 3 to 4 na wiwi, pwede mo na siyang palitan. Unlike na sa lampin, isang beses lang palit ka na agad kasi basa na agad si baby. At ang kagandahan po nito, pwede po siya sa washing machine. Washing machine safe po siya at drying machine safe din po siya. At pwedeng-pwede niyong gamitin sa susunod niyong baby. Pwede rin po siyang i-resell as pre-loved items kasi since ako, kagaya ko, hindi ko na magagamit yung cloth diaper ko kasi last na baby ko na siya. So, pwedeng-pwede ko na siyang mabenta. At ang kagandahan nga dito sa cloth diaper na to is hindi siya mukhang luma. Kahit nagamit mo na siya, pag tiningnan mo, hindi siya yung kagaya ng iba na luma, lumang-luma. So, mabibenta mo talaga siya. At magagamit mo pa yung pera na to sa iba pong pangangailangan ni baby, di ba? At isa pang kagandahan nito is very eco-friendly siya since ang ating mundo, ang ating earth is sobrang dami na ng plastic, dami ng basura. So, kailangan nating tulungan si Mother Earth, di ba? Tulungan natin si Mother Earth na makasave sa ating environment. Every time nga na gumagamit tayo ng cloth diapers is nakakatulong tayo sa ating Mother Earth, di ba? Since napakaraming pollution, at least nakaka-isa na tayo sa nakakatulong para ma-preserve pa ang ating Mother Earth. So,
eco-friendly siya at malaki din po ang matutulong nito sa ating savings since ang diaper is nababasura lang ang pera natin kasi ano siya, nagagamit siya, tapos babasura lang, ganun, paulit-ulit. And like this, nalalaban po siya, pwede natin gamitin nga ng paulit-ulit. At ang nagustuhan ko nga po dito ay ang mga very cute na designs nila. Like yung kay Alva Baby, ang cute ng mga designs nila, pwede ka mamili. At hindi na kami mo na kailangan mag-short, kasi napaka-presko kay Baby. Yan, tingnan niyo dyan sa video niya na yan, diba, nasa labas lang siya, naka cloth diaper lang siya. Hindi ko na siya nilalagyan ng short kasi para hindi mainit. At ito na nga, alam ko may mga nagtatanong sa inyo na oo, maganda nga siyang gamitin. Kaya alam paano maglaba. So, dito na tayo sa paglalaba, diba? So, pinakita ko sa inyo kung paano ko maglaba ng cloth diaper. Since dito sa atin, sa Pilipinas, is lagi namang mainit, diba? May bihira lang naman na tag-ulan dito. Lagi naman tayong tag-init. So, maganda siya. Magandang gamitin yung cloth diapers dito sa Pilipinas since mainit nga. At mabilis lang naman matuyo ito, diba? So yan, naglalaba ako dyan ng cloth diaper niya. Ginagamit ko lang is, ang ginagawa ko lang pala pag naglalaba ako is binababad ko. Halimbawa may mga pupu, binababad ko po muna ito. Siyempre alisin ko muna yung pupu. I-wash ko muna siya, alisin ko siya, tapos isa-flush ko siya sa toilet, tapos bababad ko na siya. Ako naman kasi ang ginagamit ko kahit anong sabon, hindi naman kasi sensitive yung baby ko. So, ang ginagamit ko lang dyan is yung surf powder lang po. Pero hindi na ako naglalagay ng sunrock. Surf powder lang po siya. Bababad ko lang. And then, siguro mga after 1 hour, saka ko siya kinukusot. Yan, kusot-kusot lang. Brush ko lang yung... Yan po yung sinasabi ko sa inyo na layers na naka-insert sa cloth diaper. Kasi napaka-absorbent niya. Lalo na pag 5 layers. Yung in-order ko na yan is yung bamboo. Bamboo, 5-layer bamboo charcoal. Naglalas siya ng 5 to 7 hours. Pero sa akin, siguro mga nakaka-apat na wiwi si baby bago ko palitan. So, yan, ganyan lang. Kukusot-kusot ko lang sabon. Sabon ko naman is yung the usual lang na sabong panlaba lang ginagamit ko. Hindi naman kasi maselan si baby pagdating sa mga sabon. Actually, hindi na ako bumili ng mga pang baby na sabon kasi gusto ko siyang sanayin. Gusto ko siyang sanayin na hindi siya sensitive. Kasi yun ang nakasanayan namin nung mga bata kami. Hindi kami sinanay na pa-baby. Pa-baby yung mga ano. Pero kayo po, kung ano po yung mas okay sa inyo. Kasi yung time na yan, wala akong budget. Kaya lang po yun ginagamit ko, diba? At ayun na nga po mga mommies na mga kapasitive. Diyan na po natatapos ang aking vlog about sa cloth diaper. Actually, yung cloth diaper na yan is nagagamit pa rin ng aking anak. Ngayon ay magdi 3 years old na siya. Pag nauubusan ako ng diaper, ang kagandahan nito is meron tayong backup na cloth diaper. Siyempre, hindi naman tayo mayaman na laging merong diaper na nakahanda kagaya ko. Nung time na pandemic kasi is talaga... Ilan ako yan? Talagang pinush ko yung cloth diaper kasi alam natin na napakahirap ng buhay nung nag-pandemic. So ngayon, unti-unting nakakabangon tayo sa ating mga problema, sa mga budget. At pag lumalaki si baby, medyo nababawas-bawasan na rin ang pagbili ng ating diaper dahil malapit na nga siyang matutong mag-wiwi sa CR. So ayun na nga, kung sino po ang gusto ng cloth diaper, meron po akong available na 5 Alva cloth diaper kung sino po ang pinakamagandang comment na mamili po ko sa inyo at ibibigay ko ng libre, hindi ko na po siya ibibenta. Ibibigay ko po sa inyo kung sino po yung magandang comment na mapibili ko po. So, ayun, comment lang po kayo at kung sino po ang gustong bumili, bibigay ko po yung link na lalagay ko po sa comment section kung saan ko po binili yung cloth diaper na nabili ko. Actually, 5 lang po siya talaga yung cloth diaper. And yun, pinag-tisan ko po siyang gamitin since wala po talagang budget nung time na nanganak ako dahil nga pandemic po nung time na yon. At sa mga nakaabot nga hanggang dito sa panonood, maraming salamat po sa pagtuloy na pagsuporta sa aking channel, Josephine, where you can live, laugh, and love. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. And happy 2024 po sa ating lahat. God bless everyone and keep safe pa rin always and be positive.